dahil quarantine, wala akong mga shoot ngayon. Kaya bumalik ako sa aking dating hobby, yung wood carving. Buti na lang merong nagpagawa sa akin ng customized na wooden cane. So ang design nito ay snake. Una, ididikit ko muna yung pattern, yung standard pattern nung handle sa aking tangili. Tangili yung napili ko kasi matigas siya pero medyo magaan. So yan, sinukat ko muna, binigyan ako mismo ng client ko nung exact size na kailangan niya. Tapos sinimulan ko nang putulin yung eksaktong size nung wooden cane. Meron na akong previous sketch. Ito yung pina-approve ko sa client bago ko gawin ito. So, ito, tinatransfer ko na yung actual design sa mismong kahoy. Pero bago ko ito tabasin using a bandsaw, nilagyan ko muna siya ng mga hiwa all around para mas madaling mag-detach yung mga parts na tatanggalin ko. Ngayon, ia-assemble ko na yung Dremel motosaw. Ito yung bandsaw na gagamitin ko. Napakadaling gamitin ito, pero meron lang siyang limit na 2 inches ang kapal ng pwede mong ikat dito sa Dremel motosaw. Pero dahil yung aking mismong kahoy ay 2x6, kayang-kaya naman ng Dremel motosaw. Yan, mas madaling natatanggal yung mga parts na kailangan kong tanggalin dahil pre-cut na siya using a handsaw. Yan, pagkatapos kong ikat yung outline, sinimulan ko ng kortehin yung mismong wooden cane. Ang intention ko dito, yung snake, nakapaikot dun sa mismong main shaft ng cane. Ang gamit ko dito ay Dremel 3000 rotary tool. Pero meron siyang flexi shaft na attachment. Para yung Dremel mismo, hindi ko hawak-hawak. Ang hawak ko is yung flexi shaft na parang pen. Dito sa part na to, sinimulan ko na yung mismong scales ng snake. So bawat scale, kina-carve ko yung groove. Hindi siya mahirap i-carve dahil medyo malambot ang tangili na wood. Pagkatapos, ginamitan ko ng fountain pen ink. Kasi ang fountain pen ink, medyo maganda siya mag-stain. Mahirap nga siyang tanggalin sa wood kapag nabuhusan ng ink ang wood. Pagkatapos kong lagyan ng kulay yung snake, nilagyan ko na siya ng sanding sealer. Ito para maprotektahan kagad yung kinulay ko sa snake. Dahil yung mismong cane ay lalagyan ko ng wood stain. So ayaw kong madamay yung mismong snake sa wood stain. Kaya nilagyan ko siya ng sanding sealer. Ang ginamit ko dito ay walnut na wood stain. Ito ay oil based. Ito din mismo yung pinili ng client na gusto niyang kulay dun sa cane. Pagkatapos kong patuyuin yung wood stain ng overnight, nag-coat na ako ng sanding sealer, then nag-sand ako 3 times, and this time nilalagyan ko na siya ng
matte varnish. Yun din yung specified ng client. Varnish na matte. Ayaw niya nung masyadong makintab. Habang pinapatuyo ko yung last coat ng varnish, naghanap na ako ng mga cardboard boxes at gumawa na ako ng box para pag pinadeliver ko to, nakalagay siya sa isang box at safe siya from scratches or from breaking. Nilagyan ko din siya ng bubble wrap and sinil ko na siya. Ito ang final na itsura niya. Ang snake cane. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan ninyo.